Halo guys, good afternoon sa maulan na hapon. So nandito tayo guys, meron tayong video abalahan, meron tayong operahan. Ito ay isang washing machine na front load, Whirlpool guys, Whirlpool. So ito ang problema dito ngayon ay matigas na guys, oh. Maka bearing siguro to, dito natin makonklob, pero matigas, ikutin maka bearing o ano ba, pwede natin mag ano pa. So kailangan bubuksan natin. So ito ang abalahan natin. So by the way, salamat muna ako sa aking mga followers dyan. Malapit na ako mag 1k, konti na lang. Sana pagkahan pa ninyo yung muntik channel ko, John and Family Repair and DIY. So salamat sa nag-subscribe. Yung baguhan ka, please subscribe my YouTube channel. So yan guys, ito ang kabarahan natin. So pasensya eh, medyo masarap sana maitulog, pero mas magandang meron tayong abalahan. Mas maganda din. So samahan niyo ako guys ha. Ito ang operahan natin. Let's go. So yan ang model niya guys, AWV 6200. So 10 amperes, 60 hertz, made in Europa to. 2108 watts. So ayan, okay pa naman, maganda pang ano niya. So ayan, ganyan tayo sa harapan para pag-access natin ito pagbukas. Kasi dito yan, natanggal ko ng dalawang tornilyo. So hatak na lang natin siya, i-plaster muna natin yung ano natin guys, camera. Ito na guys, buksan na natin. So tulak lang natin doon, sinubuksan natin. So buksan na, ganun lang yan. Ganun lang kasimple, binuksan lang na ito lang dalawang screw sa likod yung naturo ko kanina, tapos i-slide lang, i-push mo. So yan na, buksan na lahat ng mga front load, yun ang mga style kalimitan na ano pa ano ko, pero ganun ang procedure na pagbukas eh. Kasi dito nag-lock kasi, so nag-lock na yan, tapos di ano din sa likod screw. So maganda yung locking niya eh. So yan, kita na yan ang ano niya, yun ang drum. So yun ang ano natin, yung drum na to, de-belt pala to. Yan, makita natin yan guys. So buksan natin, tanahan natin yung ano pag bukas yan. So tanggalin natin to para mabawas ang ano niya, bigat, para madali natin to ma-access para sa taas. So ito tanggal. So kaya pala eh, sa Europe pala to, allen wrench ang ginagamit. Yun, halos po halos allen wrench. Yeah, talagang European style to eh. Harapan ka ko lang mga special tools. So yan, mabuksan natin muna. So mayroon naman tayong tools, lumotor, mayroong sukat dito na allen wrench. So yan, ito pilot flat. Ito mayroon. Akasya ba kayo to? Wow, akasya guys ah. Ako naswertihan ako ah. So saan ang driver ano dito. So lagyan natin ng ayan, may baril na ako. Ayan. Okay. Keluar ba? Keluar. Dan keluar. Ya, lihat mana nanti tuh. Meron na tayong tools. Pero bang makatanggal ba? Kaya yata. Parang mas kaya siya sa lakas.
yung number ko. Sa isang bagay. Pilit, baka masira lang ako. Tons ko dito. Ang Pinoy, madiskarte kahit hindi kaya doon sa ano, dito, sa vice script ka. Tingnan natin dito ba ma. Ayan, kuha ka yan. Unahin muna natin itong ang galing na ano ba ito? Ayan, circuit board niya. May safety na yun. Ayaw pa. Nakita dito ah. Slide din nito. Tanggal din. Tinatsaga. Tanggalin natin yung mga ano niya, mga wiring. Mayroon mga camera matayo. Oh, natutumba. Pasensya na po. Ayan. Saga lang. So, by the way, pag ano, picturean muna ninyo para hindi ka masasunod pag ano. Hindi masyado master pa kabisado yung board. Pwede naman picturean muna para ano yung wiring. Hindi ka malito pagbalik sunod. Ayan. Ayan, picture mo. Ayan. Kasi mahirap pagbalik sa sunod pag hindi mo alam eh. May mga lock naman. Tutulak mo lang, angat mo lang tulad yan, no? Yan, may lock, tulak mo lang, lock, angat mo sa taas, solved na. Dalawa pa nagsabay ito, mahirap kasi ito nang maliit. Yan. Sunod dito. Ito. O, yan. So, nakuha na. Ito ay pag-whirlpool lang Europe, ha? Ibang klase ito, eh. Iba yung style nila kaysa atin. Wala pang mga ano. Wala pang mga silicone nilagay. So, madaling ma-repair. Ayan. Tanggal na. Sinisipte ko muna yun guys. Ang sunod. Kunin natin itong para ma-access natin ito. Unahin muna natin sa baba. Ayan guys. Unahin natin yung cover para yun sa harap. Maraming bagay din vice grip ko eh. Ayaw niya pumayag sa
Ayaw niya madala sa electric o motor, mahina. Pang ano lang yun. Pang ano ng TV. Medyo may kalawang na. Ayun. Wala na isa kalawang to. Lagyan mo natin ng table yung porte. Technician tayo. Meron din tayong ganito eh. Ayun, ang problema. Yan guys, para bago natin ma-access to, i-release muna natin itong balancer para mabawas-bawas bigat. Sobrang bigat talaga ito. Para i-alis natin to. Tapos i-release natin yung spring, yung dalawa. So unahin muna natin pag-release to. So, kung may mga tools kang ratchet para madali, kasi naigi. Tulad nito. The best talaga may ratchet ka. Mga ano lang, mga back wrench, open wrench. O T-wrench. So, okay na. Meron ka dyan eh. Release muna tayo kaya para ma-ano natin ang boot seal. So lahat ng mga front load guys, meron nandito yung spring yan. Ayan o. Nakita ba nyo? Ayan lahat dito, karamitan ito talaga. Kaya ano, itapat dito para yung mga hindi pa na ano ha. Hindi pa na, o kumbaga virgin pa, hindi pa na galaw. Kasi pag iba kasi pagbalik kahit saan na lang komportable. Pero lahat talaga pabrika galing ito dito. Ito talaga itong ano para madali ma-access. So, ganun lang yan. Sikutin mo lang. Yan. Natanggal na. Yan na kadali. So, natanggal na. I-release na natin ang boot seal. Yan. So, okay pa yung boot seals niya. Talagang. Ano, bakit to nag-stack up yung ano niya. So, yan guys. Bababa na. So, i-release lang natin guys. Hindi natin ito tinanggal. Pwede naman natin ito eh. Ano lang. Tanggalin nyo nyo. Pero mahirapan eh. Kailangan ibaba lang natin guys yan. Yan. Blaster natin. Na guys, tanggal na natin yung wire. Ayan ang wire niya oh. Ayan ang door lock niya. Wala na pala guys, kalawang na pala. Ayan. Next guys, itong tatanggalin natin. Para bawas-bawas ang bigat. Mabigat talaga itong balancer eh. Dalawa pa. Para din Panasonic. Pero ang iba kasing mga
ano, wala na dito sa taas. Wala na sa taas yung mga balanser. Ito, dagdag ko talaga, ang bigat. Mayroon pa dito sa harap, ano. Panasonic, ganun din. May harap, may taas. Samsung, o LG dito lang sa harap. So, bakbakin natin, eh. Hindi, importante talaga may ratchet tayo basta mag-trouble tayo. Deep cleaning o mag-trouble dito sa front load, kailangan talaga ratchet. So ito, European, bihira ka talaga maano eh. 13 ang ano, 13 na yun. Karamihan sa atin, 12, 14, so kanila 13. So kailangan may ratchet talaga. So lagyan din natin na guys, by the way ganito kayo guys, lagay kayo ng ano kahit ano, basta may lagyan sa mga screw para di mawala, mahirap na. Ayan, ganyan natin iurong, tanggal na natin kanina. Ito lang, kahit iurong mo. Ibaba na lang natin yung kasi di kasi ma-access mo guys, oh. Makalock pa dito sa taas. So, kaya i-release mo to, di din ma-release kasi sumasabay yung spring. Nagali na yan guys. Tatak mo lang yan. Ano mo lang to, bigyan lang lang ang spring. Nakyat mo lang. Yan. Relax muna guys. Pwede din sa baba i-relax. Ano ba rin? Na guys, mababa ng isa, hindi na ito tanggalin mo guys, makita hindi na ito, ang bigat bigat talaga ito, hindi ko magandaan na yan, hanap na ito yung mas basta dito guys, malaglog ito. So yun na, in good hands na yun. So mag-vlog na ka. Balik lang natin ito rin. Ayan. Mag-vlog. Wapak na. Yan, tinanggal na natin yung sensor sa level sensor. Tapos tanggalin na rin natin itong heater na ito. So, nag-heater din ito pala. Tanggal na natin ng green at ano niya? Hose. Daming dumi. So, yun ang tatanggalin na natin itong ano dito.
shock absorber nya. So ayan guys, so tapos na lang natin para makonsentrate. Mahirap kasi maghawak dito. Ayan guys, kuhaan muna natin ang picture. Basta bawat ano guys, makakalimutan, kuhaan yung picture para para sigurado pagbalik mamaya. Huwag kailan na simbulin. Ayan guys, nakuha na lahat ng ano. So, bubuhatin na lang natin para i-release. Para ano yan. Kasama na ang motor guys. Lagi na ang sama na ang motor niya. Tinanggal na natin. So, may spot na itim doon. Baka, ano ka, baka start up ng motor. Sunog ba kaya? Kasi yan ang alaman natin ngayon, ha? Kasi bakit start up? Motor sunog, bearing, so, yan ang, ano natin. Tingnan. Plaster muna natin. Yan, lagyan natin ng plywood para walang friction. Ayan. Tingnan natin ang motor. Ayan, plaster natin dyan. So, makita natin ang motor. So, para mano, i-release muna natin ang belt niya. Ayan. Ayan, delikado. Ah, okay pang motor guys. Okay. Oh. Okay pa ang motor oh. So ito talaga yung stock up. Bearing to guys. Yan ah. Yan. Naka, special tools mo naman. Yan ang problema. Hirap talaga pag special tools. Malaki pa naman. Ay, yan ang naman susulbarin natin. Yan natin ma-release yan. So, para-paraan lang yan guys. Nabuksan na natin yung ano drum niya. Malaman na natin ano ang problema nito, bakit patigas. So, hindi ko na lang pinakita yung pag ano ng tornilyo. Pakita ko na lang sa inyo ang ilalim. Dito eh. Ayan. Sarabi ka dumi guys oh. Kalaman so, niya ngayon. Ano guys, sila na ang spider arms. Ano, tapos na kaya nang stack up na siya. So ayan ano dito, anong magawa natin. Mayroon ako doon ano, mayroon kayong whirlpool din, baka pwede pa yun. Ayun ang gagawin ko. Yun talaga ang naobserbaran ko guys. Basta mayroon nga ganitong heater, mga front load, sigurado talaga kokoroded to eh. Mag-ano kasi yung init at saka yung lamig ng ano, tapos lang sa sabon pa. So yun ang nagkaano ng korosyon eh, hindi panawasin. Kaya talaga sa mga mayroong front load, talaga i-maintain talaga ninyo. Huwag ninyong sabihin na mahal ang magpa-deep clean. Kung maaari every 3 years talaga yung pagpa-deep clean ninyo para matanggal yung mga sabon nga nag-sticky. Nga sabon to nag-sticky, hindi talaga totally na-drain eh. Namumuo. So yun, sa init, una talagang ano, kasi yung stainless, kasi yung element niya stainless, so hindi siya kakapit doon ang corrosion. So una talaga maapektahan ang zinc talaga ito. Ito ang zinc talagang kakainin. Ayan o, talagang asin-asin. Plus mga ano pa, chemical, ano pa sa tulad sa chlorine na
maiiwan. Sa basta ang naobserbahan ko, basta front load nga may ganitong heater. Ginagamit ang heater. Sigurado talaga. Di magtagal yung spider arm. So, meron naman dyan na mga ganitong ano, dapat sana ipamintin na yun yung ano ba, kasama na yung tawag at 2-in-1, may washer na at saka heater. Kaya ngayong mga laundry shop, kaya nga separate ang dryer para hindi sila magka-cause ng ganitong problema. Separate ang dryer kasi pag nag-dryer, wala na masyadong sabon doon. Tuyo na lang dito. Kung ihalo kasi dito ang dryer o heater o ang washing, yun na magka-problema ang spider arm. So yan, hanap tayo ng dito yung sumayad, siguro doon tumalsik yung ano spider arm niya. Yan guys, kinatay ko na to dito kasi sira yung board nito. So mahirap na gastusan. So kalawang na rin ang body. So kinuha ko na lang yung drum niya kasi buo pa yung spider arm niya. So sinukat ko dito, pareho naman lang kasi sira na yung spider arm. Parehas yung lahat, halos identical sila. So ito na lang yung kinuha ko. Tapos isalpak ko na lang yan. So yan guys, ang ano natin, buuhin natin. So maganda talaga mag-deep clean ka sa mga gamit mo, katulad ng front load, kasi unti-unti na ito kinain, no, sa corrosion. So kaya talaga maintain, kasi sayang katulad dun sa taas nag-corroded dahil napabayaan yung gamit na gamit. Ito nagtaka ko kasi ito gamit siguro ng gamit kasi bago pa tingnan, will maintain, pero kinain is corroded. Ito nga kinakalawang na pati sa loob, ito pa ang maganda. So yan, assemble natin to para malagay na natin sa sirkuito. And guys, bago muna tayo lagyan muna natin ng grasa para maganda ang pasok. Hindi maano ng tubig, makalawang. Hindi ko lang para may padulas. Kumbaga. At saka dito guys, lagyan din natin para medyo matunog ng bearing ah. Ayan, lagyan na, pasok na natin. Ayan, nalagay na natin. Ganda ng likot. Ilagay natin takip, di naman ito mag baliktad kasi di masukat yung mga ano, yung mga ano sa screw pag ano na yan tulad yan, no? So, talagang mayroon siyang ano talaga, guide, hindi pwede magkamali o mabaliktad o in wrong position kasi may mga guide siya. Yan na guys, natapos na natin assemble, no? Ang ganda-ganda pa to drum. So ito ay ilipat natin ito, palitan natin to siya. So install natin yan dyan.
Ayan na, yung drainage yan. Tapos na yung drain niya. Spin na siya, spin. Tapos na. Ayan guys. Ada din successful yung paglipat natin yung isang washing machine dito na drum. Lipat natin dito. So ano yan guys. Baguhan ka dito guys. Please subscribe my YouTube channel. John and Family Repair and DIY. Yung nagsubscribe na salamat. Patuloy ninyo pagsuporta sa Monte Kong channel. So thank you for watching guys. To God be the glory.